problema sa ereksyon. At ito nga po ay isang dietary supplement pantunong, pandagdag para mas lalo pang ma-enhance ang kanyang ereksyon para mas lalong masaya o kumbaga kaya-aya ang kanyang pong pag-iig o pagtatalik. Alam natin na nagkakaroon ng problema ang kalalakihan sa ereksyon. Maraming kalalilaran kung bakit nagkakaroon ng erectile dysfunction isang lalaki. Number one, may tawag po tayo na vasculogenic. Ito po ay dahil sa problema sa ugat o yung pagdami ng dugo sa ugat. Pinaka-common po dito yung neuropathy, no? O problema ng diabetes o komplikasyon ng diabetes. At meron iatrogenic na tinatawag dulot po ng mga iniinom na gamot. Lalo na gamot sa hypertension, nagkakaroon problema sa ereksyon. Dapat isipin natin na ito ay dapat natin inumin kasabay din po ng mga tamang gamot na iniinom for the particular disease na may problema ang pasyente. Ang Robust ay mayroong Epimedium, L-Arginine, Ginseng at Ginkgo biloba that helps men achieve and maintain erection before and during sexual activity. Ang rekomendasyon ay 2 tabletas, 2 to 3 hours bago maglambingan. Pero alam mo, may mga kalalakihan na 1 tableta ay okay na yung pag-inom ng Robust. Depende na rin sa pasyente yon. Ito po ang ating Robust dietary supplement, ay isang suplemento para po dugtungan, dagdagan, lalo pang ma-enhance ang kakayahan natin pagdating po sa ereksyon. Para naman po, syempre, maging mas masaya, mas kaaya-aya po ang pagsasama ng isang mag-partner or mag-singirong. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Ang Oras na Yan ay hatid sa inyo ng Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Wilhan Builders and Home Space Design. For contractor need call 984-0872. Sa programa ni Papa Will, ang Will Colminas Live, ang issue ngayon, broadcast live mula pa rin dito sa Lungsod, Manila, Manila, Philippines. Ayan, samahan pa rin ako mga kaibigan, at ito yung pagbulay-bulayan, pag-usapan yung problema ng bayan. Hello, batlabas ng Duterte Government. Live pa rin tayo dyan sa ating pong Facebook Live. Ating po YouTube channel. Magandang hapon po sa aming pong soaking tapakinig throughout the world. Hanggat mayroon pong internet, napakinggan na napanood si Papa Well. Broadcast live mula dito pa rin sa Lungsod, Manila. Ayan yung ating po mga problema na hanggang ngayon, bawat individual, habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ibabaw, pagkakala natin ay wala nang katapusan. Pero sabi nga nila na kapag ikaw daw talaga ay nabubuhay, kakambal mo talaga yung problema. At daw yung mga taong wala ng problema, sila daw po ay namamahala na dito sa mundong ibabaw. 6 feet. Sila po ay namahinga na po at natutulog na po dyan. 6 feet below the ground. Nandiyan na po sila sa ilalim ng puno ng akasya. At tinutubuan na po ng mga bulaklak yung kailang pong puntod. Saan ka mamili? Ikaw ba'y piliin mo ba ang buhay? O piliin mo ba yung nariyan ka na sa ilalim ng 6 feet below the ground? O piliin mo po yung mabubuhay na mayroong problema. Ayan. Dito na lang ako sa nabubuhay na mayroong problema. Dahil baka yan po ay mayroong solusyon. Magandang tanghali po sa ating po mga suking taga-Paminaw. Los Biminday, ating po mga suking mga bisda. Magandang tanghali po dyan sa probinsya ng Iloilo. Mayo hapon to, mayo hapon. Mayo hapon kaya ginong Raul Alcala dyan sa Iloilo. Kumusta ba dyan sa Iloilo to?
Pagkaulan, pagyapon, di ha? Pagkaumbar ang eleksyon. Pagkaulan, yapon. Ganun tayo kay kapatid. Kapatid. Kapatid rin ni De La Cruz Ruiz. Kapatid ng brother, yung mga grupo po yan, yung mga Riders Club, Labdang Palapang. Dumaan lang yung magandang babae rito, inubo ko eh. Kaya na lang kasi si Papa Will makakita ng magandang chicks. Ito si Madam Milit Santa. Napakagandang magandang binibini na napakagaling sumayaw. Yon pa mga ating po mga trupa na mahilig din po talaga, ha? Mahilig din po talaga ng mag-ballroom. Ha? Yung mga gusto po magpaturo ng sayaw na ballroom, kontakin lamang ninyo si Papa Will dahil tayo yung sumayaw ng ballroom, pero ang problema ay puro kaliwa. Puro kaliwa yung ating natutunan, pero at least kapag sayaw pa rin tayo ng ballroom dancing, yan ang sinasabi nila kapag ikaw doon talaga ay taong masayahin, ay talagang ang buhay mo daw ay nadagdagan ng 10 taon, yan ang sinasabi nila. Yung pang mga gustong matutong mag-ballroom, padala namin kayo ng DI. Ayan si Madam Coradang Carloman Agora. Gusto na yung matutong mag-ballroom dahil malapit na daw ang kapistahan sa kailang lungsod. Ayan, mayroon tayong mga kaibigan, trupang mga DI. Ayan, mga ganyan, mga gustong magsaya. Lalo na kay Madam Joanna Malapas, yung napakasiksing big bike rider diyan sa bandang Angeles City. Ayan, sa mga gusto pong matuto ng ballroom dancing, kalimutan muna natin ang ating mga problema. Hayaan na natin si Lord ang mag-solve natin problema. Sinabi naman ng aklat ng buhay na huwag mo daw kalalanin yung pagkain bukas. Eh paano kung wala ka talagang masayang bukas? Pero nung panahon daw ang sabi ng aklat ng buhay, even the birds up in the sky, they are still flying. At hindi na alam kung paano daw sila makakain. Amen? Huwag na daw alalahanin ang pagkain bukas. Bahala na si Lord. Hindi ka daw na problema ang ibon na kung saan-saan lumilipad at dumadapo ng mga ipil-ipil na puro ng kahoy na hindi siya sure kung makahanap ng uod. Ha? Kaya patuloy nila natin na ang ating pong buhay. Ano man ang antas, ano man ang katayuan mo ngayon kaibigan sa iyong buhay, atin nilang isayaw ng ballroom dancing yan. Lalo na bukas sa araw ng Friday. Ano ba? Friday bukas, no? Joy? Friday, oh? Yan, yan po mga araw na panahon ng mga nagbulakbol. Nahala, kayo pong mga nag-opisina dyan sa Ortigas, dyan po sa Makati District, dyan po sa mga Global, dyan sa BGC, mga nag-opisina na mayroong mga asawa na hiniwalayan. Bakit ba tayo napunta sa hiwalay? Yung mga gustong magsaya, huwag nila nating alahanin yung ating problema. Kahit daw mahirap ang buhay, tuloy pa rin ang buhay. At ay darating talaga ang araw na ikaw nga ipakinggan na ng ating Panginoong Diyos yung ating problema. E paano naman yan, Papa Will? Kung ang problema ko ay ayaw talaga umalis sa akin dahil na-addict sa akin eh. mayroong rugby, Papa Will, sa aking katawang lupa. Yung problema ko kahit ayaw, gusto ko na mamalam sa mundo. Gusto kong sumayaw ng ballroom dancing dyan sa Metro Walk.
Sarap! Paano papawin ang problema ko? Yung asawa ay ubo ng bubog-bog. At ayaw sumunod sa akin, Papa Will. Ang problema sa mga asawa na hindi makasundo, walang ibang dahilan dyan kundi pera. Pangalawa, ang problema dyan mga kaibigan sa mga asawa, para na tayo litong pare. mga asawa hindi makasundo, wala problema, pera. Paano tayo? Nabubuhay lang talaga sa mundo, puro pera. Kaya habang tumatagal, yung pagmumukha natin, nagmukhang pera. Nagmukha na tayong pera nito dahil tayo nabubuhay, nagmukha puro pera. Puro pera, pagising pera. Pati pagtulog, asawa mo, ha, career woman, executive dyan sa Global, WGC. Hanggang sa pagtulog, binibit-bit pa rin sa kanyang isip ang pera. Kinalimutan na niya yung kanyang buhay na may asawa. Mga misis na mga executive, mga care woman. Kinalimutan na nila na mayroon silang mister. Hanggang sa pagtulog, bit-bit pa rin nila yung isip nila. Napanaginipan yung trabaho. Napanaginipan nila ang kanilang boss. Habang pinagalitan siya sa opisina ng kanya pong boss. At gustong sampalin ang kanyang boss. Kaya napanaginipan niya ang sabi niya, sa kanyang boss. Ay huwag boss. Ay, habang natutulog sa kanyang mister. Habang natutulog silang dalawa ng kanyang husband sa kama ng king size. Napanaginipan ng misis, yung kanyang boss, ang sabi ay, huwag boss. Papa Will Radio Show. Naloko na, napanaginipan ni misis ang kanyang boss. Dahil gustong sampalin yung boss, yung misis niya, dahil pasaway. Sabi ng kanyang misis, Huwag boss. Dahil sa sobrang pagka-career woman, pagdating ng gabi, ating gabi habang natulog sila na kailangan, Mister! Kaya pa naman na naginip si Mrs. Ang sabi ng Mrs., Huwag boss. Ay, anong nangyari na? Nagiging away na naman. Nagdodod na talaga si Mister. Nagkinagalaw ng kanyang boss ang kanyang Mrs. Naloko na. Yan po mga kaibigan, natin pong isalarawan. Magandang tanghali mula sa ating mga soaking tagapaminaw, mga grupong base duck throughout the world. Magandang tanghali sa inyong lahat hapon. Magandang hapon po kay Engineer Ricky Bonok. Maging kay Miss Lani Stoy. Sora, ating mga kaibigan to sa Taiwan. Nakarating si Papa Will sa Taiwan. Gano'n na ba talaga kasikat si Papa Will? Sabi ng misis na ubod ng pagka-career woman, kapag natulog sila ng kanilang mister madaling araw, gusto sanang makajirjir si mister. Gusto makajirjir si mister sa kanilang magandang asawa. Bigla na naginip si misis na huwag boss. Nagdududa na si Mister, ginalaw siya na kanyang boss. Yan na po mga kaibigan, natin sila rawan yung bawat nilalang habang tayo nabuhay sa mundong ibabaw. Nakambal talaga natin yung problema, kaibigan. Kaya sabi nila, ano man problema ng bawat individual. Idaanan na natin yan sa kantahan. Idaanan na naman ng sayawan kahit may problema, sige. Sabi po yan ng aklat na buhay, don't worry about your tomorrow. Even the birds up in the sky, they are flying. Walang ibang ginawa din ang ibon kundi lumilipad ng lumilipad. Hindi niya pinoproblema ang kanyang pagkain kung siya makahanap ng makakaing uod. Ganon daw po ang tao. Huwag na natin problemahin ang ating pong about our tomorrow.
Dahil darating din talaga yan, ang inyo pong pagpapala. Pero dahil ang tao ay sinilang tayo galing kay Adan, kay iba, obot ng pagka-pilosopo. Paano daw kung hindi darating yung swerte ng isang tao kahit anong klaseng pagsumikap? Ay ayaw talaga, Lord, lumalapit ang swerte sa akin, Lord. Balita, issue, ngayon! Magsaya, yung pong mga grupo pong ng mga misis na pinagkaita ng panahon, mga misis na planong maghiwalay, at mga misis na nakipaghiwalay, at mga misis na talagang hiwalay na, ang gagawin natin, isasayaw na laman natin ang balon natin. Huwag na lang natin problemahin yan, mga misis na may mga problema sa pag-asawa, ay talagang ganyan po talaga ang buhay. Ang buhay po ng tao ay ikangay habang nabubuhay, kakambal ko yung malas at swerte. Maaring ikaw ngayon ay minalas, baka bukas matagpuan mo na yung maging asawa mo na tunay kang mahalin. Handa kang paglingkuran, vice versa. Mga mister na talagang mahal na mahal ang kalang misis. Mga misis na talagang open arms, pinaglingkuran po ang kanila pong mga misis. Iyan po ang dapat nating pansinin, mga kaibigan. Sasayaw na lamang natin yan. Sasayaw natin ang ballroom dancing. Sa mga gusto pong magpaturo ng ballroom, ayan, marami tayong kontak na diyan. Oh, may tawag tayo, baka magpaturo ito ng ballroom. Hindi ko kayo masagot. Tawag yung kabilang messenger ko. Naka-live pa ako. Naka-live ako, ma'am. Ayan, may tawag. Ano, sagot. Sagutin ba na? Pakisagot nga, Joy. Baka magpaturo ito ng ballroom dancing kay Papa Well. Sumasayo ako ng ballroom. Akala niyo, ha? Kahit itanong pa ninyo yan kay Engineer Ricky Bonho. Ha? Sumasayo ako ng ballroom. Problema lang, puro kaliwa. Masaya ako ang ballroom, kaso puro kaliwa. Kailangan talaga na pag-usahin yung aking pagsasayaw ng ballroom. Ito kasi ang aking DI, si Shai Makilan. Ito yung napagagaling na bailirina. Kaso pag tinuturuan niya ako, putol-putol dahil ang dami ng schedule. Gusto kong gagawin karir yung pagsayaw ng ballroom. Kasi parang nawawala yung problema ko, eh. Ha? Nandiyan na lahat ng problema. Ang problema ng tao, kakambal yan. Problema sa pera. Ha? Problema sa pag-ibig. Sa may mga asawa, problema sa may pamilya. Sa may mga anak na pasaway, problema sa mga anak. Ha? Problema sa opisina, kung ikaw may opisina. Kung wala kang trabaho, problema mo pa rin yan. Dahil wala kang trabaho, wala kang income. Yan po, mga kaibigan, atin na lang ang isa. Idaan na lang po natin talaga yan sa saya, yung buhay natin. Yan po, mga natalo sa nakarapan, lipas eleksyon. Sige, ano na lang natin. Tanggalin na lang po lang yung mga hatred. Yung sama ng loob ninyo dyan sa kasulok-sulokan ng yung puso, ano lang, move on na tayo. Maghanap sa ibang paraan para matakasan yung sama ng loob. Yung sama ng loob mo na natalo ka sa eleksyon, maging sama ng loob mo dahil nagpile ng annulment ang iyong mister, idaan na lamang po natin yan sa saya. Huwag na lang namin po natin niya na masyadong dibdibin dahil baka tayo ay magkasakit ng tayo ay magkakasakit ng tinatawag na sakit sa puso. Problema dyan, kaibigan, kahit marami kang tinatawag na pera, kapag ikaw talaga ay dinatnan ng sakit sa puso at bigla kang inatake, ang mangyari sa'yo dyan, ay talagang papanaw ka sa mundong ibabaw, imbes wala kang problema. Kaya, sa may mga problema, sino ka man, ano ka man, walang anuman, atin na lang yung iliwaliw,